Napakaliwanag ng aking tanong, ano ang meaning ng it's doon sa the divine mandate of its founder, Jesus Christ? Ang kanya pinaliwanag yung it's na nasa unang paragraph. Tinan ninyo ha? Tinan ninyo, napakaliwanag ng aking tanong, sadya talagang inilalayo ni Bacalares. Unsay kaulugan aning its dinhi, ITS ba ITS? Unsay meaning aning its? Asa ni nagpunteri? Unsay gipoint aning polong dire its? Unsay gipoint na dili ba mo ang Apostolic Church o lahi nga gipoint niya? Unsay gipoint aning its? Pagbalik ka aron maklaro sa audience. Balik ko na ako ha. Balik ko na ako. The New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart. It differs. Kaning word nga it's, meaning to say, gasaysay siya sa New Testament Church o sa Old Testament Church. Ang ginawa niya, lumipat doon sa the New Testament Church differs it significantly to its Old Testament counterpart. Ang layo naman ng tinalon. Ang layo ng tinalon. Tingnan ninyo ha, napakaliwanag ng tanong eh. Di naman yun, di naman ano yun ah. Hindi naman malabo yung tanong ah. Yan ang problema. Kasi ang operator ng pangutana, Pastor, pinapatayan tayo ng audio. Kaya hindi marinig ng mabuti ni Bacalares. O di kaya, hindi naman pinapatay yung audio, si Bacalares naman ang bingi. Dahil sa katotohanan ang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga Protestante, salungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce in the head. Sa gabi pong ito ay ipapakita ko po sa inyo na yung si Bacalares na kinikilalang pastor ng mga Sabadista ay hindi pala marunong sumagot sa tanong. Eto. At ang balikan to, itong naputol na issue ito sa inyo, ang Seventh-day Adventist belief, page 167. Itong kuhan ba? Nung sa mga page? Page 167. Ito, itong gibasa, itong yagi ba? Itong nagilas na kung tawag ni mo? Ang reason, kaya ko siya ibinabalik doon sa kanilang SDA fundamental belief, sa page 167 para ipakita sa karamihan, lalo na sa mga Sabadistang mataas ang karunungan sa English. Ha? Sa mga Sabadistang mataas ang pinag-aralan pagdating sa English, makikita nila na binabaluktot ng kanilang pastor Bacalares ang kanilang sariling libro. The New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart. The Apostolic Church became an independent organization separate from the nation of Israel. National boundaries were discarded, giving the church a universal character. Instead of national church, it became a missionary church existing to accomplish God's original plan, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ, make disciples of all nations. Mga kapuntos, ako yung tipo na kapag magtanong ay sinisiguro ko sa inyo na lalabas talaga ang totoo. Ito yung mga sinasabi ni Chris Bacalares kasi sa kanyang mga kasamahan na yung term founder daw sa kanila is nakasumpong. Nakapagtataka lang. Hindi ko alam kung kaninong ideya niya napulot na ang meaning daw ng founder ay nakasumpong. Kasi kung ating pagbabatayan mga kapuntos ang pangangaral ni na Johnson Amican, ang meaning ng founder ay tagapagtayo o tagapagtatag. Si Ellen White po ay isa po siya, one of the founders. Ayan, ang sabi nila,
Ellen G. White is one of the founders. One of the founders. One of the founders. Ngayon, ano ba ang founder sa Tagalog? Ito ba'y nakasumpong o tagapagtatag? Si Ellen White po ay isa po siya, one of the founders. Ayan, hindi ho siya lang ang nagtayo nito, kundi siya po ay isa sa tagapagtatag ng samahan pong ito. Ayun, sa madaling salita, yung ibig sabihin pala ng she is one of the founders, isa siya sa tagapagtatag nito. One of the founders. Ayan, hindi ho siya lang ang nagtayo nito, kundi siya po ay isa sa tagapagtatag ng samahan pong ito. Kasama po sina James White, si Joseph Bates at meron pa pong iba. Sa madaling salita, yung sinasabing isa siya sa mga founder, isa siya sa mga tagapagtatag. Kaso nga lang, yung kabaluktotang paliwanag ni Bacalares ay kinokopya ng ilang mga fanatics. Gaya na lang halimbawa nitong si Junelito Bulawan, kung saan ina-apply din niya ang maling unawa ni Chris Bacalares. Kung ating tutuusin, sino ba nagsasabi ng totoo? Ano ba talaga ang founder? Nakasumpong o tagapagtatag? Ayon sa kanilang mga ngaral sa Luzon, ang meaning ng founder, tagapagtatag. Bakit nang naging Bisaya ay naging taga nakakaplag? Ayan. At kapag inadapt ng mga ngaral ang maling paliwanag ni Bacalares, pag sila ang iyong kunosiksamin, nako, nasa siyakoy. Tingnan ninyo. Gusto kong ipakita sa inyo kung paano nasiyakoy ng gusto itong si Junelito Bulawan ng akin siyang i-cross-examine patungkol sa bagay na yan. Sabi nila, ang meaning daw ng founder is nakaka-plug o nakasumpong. Ngayon, kung gagamitan ng logical question, bago nasumpungan ni Ellen G. White ang Seventh-day Adventist, sino ang namamahala? Pakinggan natin kung paano sagutin yan ni Junelito Bulawan. Matagpas nilang Diyos na namikan, si Ellen G. White, isa sa mga nagtayo, isa sa mga tagapagtatag. Unsay pagsabot ni mo anang term tagapagtatag? Balik lagi na. Itubag naman na. Balik lang. Itubag ka lagi. Itubag ako nung unsay pagsabot ni mo sa gingo nilang Diyos na namikan na tagapagtatag si Ellen G. White. Tagapagtatag, sultihan lagi taka. So wala pa si Ellen G. White na anadaan ang mga sinanadaan. Pero wala pa ang pangalan. Kaya na-adapt na dito sa 1860. Sakara na, ikaw ba? At bangang kang mamakak ba? Niingon yun si Johnson Amikan na naay Advent Movement pero wala pa yung Seventh-day Adventist. Kanang Advent Movement, kang William Miller na sandikipir na, diha gikan silang Ellen G. White na mahawa sila diha atong 1844. Diha sila gikan na mahawa sila diha. Karon, before kung naanay Adventista nga SDA before ang paghawa nilang Ellen G. White sa kang William Miller nga grupo, kinsa may gahandol sa SDA before ni handle silang Ellen G. White kung tinud nga naa na nadaan? Kita yeah. Man bro. Dahi ayaw pa sa abton, oy. Jay, kaklaro sa ebidensya. Mamakang pagyog ka. Tinaw na kay ebidensya. Niingon na yun dito. Niingon na ito. Si Ellen G. White ay isa sa mga tagapagtatag. Bisay o na to. Tagapagtatag, lagi, pamati, lagi. Oo, kasi pagsabot ni mo sa term tagapagtatag. Pamati, lagi. Diyan po. Kung sa'yo pagsabutin mo sa term tagapagtatag, kung sa'yo mong tagapagtatag? Lagi ulito, one of the founders, isa sa tagapagtatag. O yun nga, isa sa mga tagapagtatag, one of the founders. Lagi, ingon na ba? Isa sa mga tagapagtatag, one of the founders, isa sa mga tagapagtatag. Kung sa'yo pagsabutin mo sa pulong tagapagtatag? Tagapagtatag. Kung sa'yo na siya pagsaya? Kakaplak. Hindi, sa Bisaya ba? Si Bisaya. O saan mo na si Bisaya? Bisaya. Nagapagtatag. Ayun, ako pangutan na lang. Nagapagtatag.
Namakak na po ka. Kaklaro ka kapag tatagali. Abi ni mo, ang nakakaplag sa Tagalog, ang nakakaplag sa Tagalog, itawag na siya og nakasumpong. Kinsa may gahandol sa Seventh-day Adventist atong kwan, wala pa ang kwan, wala pa silang Ellen G. White na membro niya. Ang pangalan ng Adventist. Dili, kinsa yung gahandol? Kumbaga, kinsa yung gahandol? Si Ellen G. White lagi niya. Dili, lagi, before, ingon ka, dili siya. Nakaplagan na niya. Ingon ka, nakaplagan na niya. Before niya nakaplagan ang SDA, kinsa may gahandol sa SDA? Kinsa yung gahandol? Oh. Kinsa yung gahandol ka nang nagdumala? Kinsa nagdumala sa SDA? Dumala ba? Before nakaplagan ni Ellen G. White ang SDA, kinsa yung kinsa nagdumala sa SDA? Kanihanto, sa pagkaya ni Kristo sa langit, ang mga Christianity gipang lotos. Diba? Sa tuig ko ba? 1844. Arita. Kinsa haso pa para makatago sila. Now. Arita ba? Arita bro. Bro. William Wheeler. 1840. Itawag na sila o Methodist. No? Methodist na. Dili pa sila Seventh-day Adventist. O Methodist na. Dili mo Seventh-day Adventist. Pero na-convert na sila into Seventh-day Adventist sa sige nilang tuon. No? Na-convert sila mo na siya nga na nakuha nila na niyatong 1860 man lang, o gi-establish kay nila sa 1863. Okay. Sultian ta ka ha, sultian ta ka sa history sa SDA ha. Kabalo ko nga, kabalo ka na dyan do. Pero ikaw, sultian ta ka sa history sa SDA. Kaya ikaw may wala na Hebrew sa history sa SDA. Doon po sa video na yon, sobrang nahirapan si John Lino Lito Bulawan kung paano niya patutunayan na merong ibang nag-handle sa Seventh-day Adventist before ni Ellen G. White. Alam niyo kung bakit? Kasi wala pang Seventh-day Adventist noon. Yun ang sinabi ni Johnson Amican. Yun nga ang maganda doon sa tanong kasi ni tinanong niya anong pagkakaiba ng Seventh-day Adventist at ng Adventist. Kasi bago yung 1863, meron ng Adventist. Oh, Adventist. Pero walang Seventh-day Adventist. Oh, kaya ang maganda na nalilinaw rin yan. Kasi sa history, ang grupo ni William Miller, Pastor, ay tinawag na Adventist. Advent Movement. Oh. Kaya ang akala naman ng iba, porkit merong Advent, Seventh-day Adventist na. So hindi po. Ang Seventh-day Adventist ay noong 1863. Ayan. Ang Seventh-day Adventist ay 1863. Before 1863, wala pang Seventh-day Adventist. Yun nga ang maganda doon sa tanong kasi ni tinanong niya anong pagkakaiba ng Seventh-day Adventist at ng Adventist. Kasi bago yung 1863, meron ng Adventist. Oh, Adventist. Pero walang Seventh-day Adventist. Ganyan, oh, Adventist. Pero walang Seventh-day Adventist. Ganyan, oh, Adventist. Pero walang Seventh-day Adventist. Ganyan, oh. So, kung totoo ang sinasabi nitong si Chris Bacalares na nasumpungon lang ni Ellen G. White, bakit ang sabi ni na Johnson Amican, si Ellen White, isa sa mga tagapagtatag, hindi ng pangalan, kundi ng organisasyon. Yan. At saka kung talagang nasumpungan lang niya, ibig sabihin, may ibang namamahala before niya nasumpungan. Ha? May ibang namamahala. Kasi kung walang namamahala, walang grupo. Kung walang grupo, paano niya matatagpuan? Yan, hindi ba? Ngayon, sino na mamahala? Hindi nasagot ni Junilito Bulawan ang tanong na yan. Kaya dilima yan kay Junilito Bulawan at sa mga SD na masasabi na nasumpungan lang niya. Kung sino magsabi na SD niya nasumpungan lang, tanungin ko sa kanya. Kasi nasumpungan lang. O, before niya nasumpungan, sino na mamahala? Pag walang may sagot, ibig sabihin, nagsisinungaling. Ating ituloy, naturang video. Unsa may pangutana. Ang pangutana, unsa man ang Apostolic Church? Ay, putol na po. Tawagan. Balik. Okay, atong tayo nga niya. Oy! Nabisi man. Atong tawagan balik ha, kay dire. Likay si Bacalares, ay. 172. Di naman matawagan. 172. Atong Dayala Gutro. Hello? Asi madugang ninyo. Dili, pastor. Kanang naputol. Dili na. Kasabota ba sige gipangungan ko ni Jando. Ayan. Tingnan niyo kung gaano kasinungaling yang Pastor Bacalares na yan. Ako nga ang pinutulan tapos ako pa yung namutol. Gipangungan ko ni Jando.
Kitang-kita sa video, hindi ba? Ako nang sasalita na biglang naputol, kaya ko nga dinidal, nire-redial, pero busy. Tapos nasabi niya sa kanyang live, baka ako raw ang pumutol. Gipangungan ko ni Jando. Gipangungan ko ni Jando. Ano nyo? Sobrang napakasinungaling ni Chris Bacalaris kahit saan mo ilagay. Tuloy natin ang video. Exxon, pwede sa nako iputol ang imuha? Diring na. Kay akong i-priority si Jando o kira sa imuha? Makita ba? Akira? Okay. Istinga tanik isa ka number. Wala naman. Gipalong. Jando, tawag. Call ended. Gipalong na yan. Dili na siya mo dawag. Kasi mayroon ka nga, giputlon ka. Call ended na di ba, Kalares? Yan, nakita ninyo? Pinuputol. Pero sa live niya, ipinapalitaw niya na tayo ang namumutol. Kitang-kita. Kitang-kita ang pandaraya. Yan ang reason bakit si Chris Bacalaris takot pumasok sa punto por punto. Kasi yung ganyang uri ng pandaraya at panluloko sa kapwa-tao, panluloko sa kanyang mga viewers, hindi niya magagamit sa punto por punto. Kaya takot na takot siyang pumasok rito. 2807, ang katabusan. Ano to? 2807, bahed. Okay. Okay. Ang pangutana na ko ano eh, kung sa may context, ano yung paragraph? Okay. Mangutan na kag context, ano yung paragraph? O, kani nga paragraph mong ibasa, kung sa context ano? Magpapags ako. Mangutan na magkakunsin context. Okay? Matabag na ko? Okay, okay. Kaya nga, mapagman ka sa akong technician diri, baka kasapa o magugka. Okay? So, matabag na ko. Ang context ani, it talks about the church. Church means mga tao, dili building. Okay, so yung tanong ko kung ano yung context na kanya binabasa, hindi sinagot ng tama. Bagkus ipinokus niya doon sa building. Ngayon, nating alamin. Ano ba yung kanyang binasa at ano ba ang context ng kanyang binabasa? Narito. Ang kanyang binasa ay the New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart. The Apostolic Church became an independent organization, separate from the nation of Israel. National boundaries were discarded, giving the church a universal character. Instead of a national church, it became a missionary church, existing to accomplish God's original plan, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ, make disciples of all nations. Tagalogin natin. Malaki ang pagkakaiba ng simbahan ng bagong tipan sa katapat nitong lumang tipan. Ang apostolikong simbahan ay naging isang malayang organisasyon na hiwalay sa bansang Israel. Ang mga pabansang hangganan ay itinapon na nagbibigay sa simbahan ng isang universal na katangian. Sa halip na isang pambansang simbahan, ito ay naging isang misyonero na simbahan na umiiral upang maisakatuparan ang orihinal na plano ng Diyos na binanggit muli sa banal na utos ng tagapagtatag nito si Hesukristo. Maliwanag ang sinasabi dito, tagapagtatag nito si Hesukristo. Gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa. So, kung ating uunawain ang context ng naturang paragraph, ganito ang sinasabi. Yung simbahan na nasa bagong tipan ay iba sa sinasabing simbahan sa lumang tipan. Iba ang iglesia sa bagong tipan, iba ang iglesia sa lumang tipan. Hindi sila pareho. Kasi yung differs means unlike, di sila pareho. Tapos ang apostolikong simbahan ay naging isang malayang organisasyon. Hiwalay sa bansang Israel. No? Binaliwala nito ang mga pambansang hangganan para makapaglakbay siya sa iba't ibang lugar. Kaya siya nagkaroon ng universal na katangian. So hindi siya nanatiling pambansang iglesia. Bagkos naging siyang misyonero. Dahil sa sinasabi, umayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Sila'y naging misyonero
na nagpapatuloy upang isakatuparan ang orihinal na plano ng Diyos na binanggit mula sa banal na utos ng tagapagtatag nito na si Jesucristo. Sa madaling salita, ang context ng paragraph na ito, ang Apostolic Church ay merong tagapagtatag o founder, at ito si Jesus Christ. Pero hindi binanggit ni Bacalares pagkus pinutol na niya at inilayo pa ang issue. Okay. Dili kabilya, dili semento, gikan sa word ga iglesia, mga tao. Mauni ang context na sulod po natin. So mao na itong one, itong church na gitukod sa Matthew 16:18. Ina ninyo ha, gusto kong ipakita sa inyo na ang pastor na yan ng mga Sabadista hindi marunong makinig ng tanong. Aking ulitin kung paano ako nagbigay ng tanong. So mauna itong one, itong church na gitukod sa Matthew 16:18. So mauna itong one, itong church na gitukod sa Matthew 16:18. Gusto ko i-confirm ni Bacalares kung yan bang iglesyang apostolikong simbahang tinutukoy dyan, yan ba yung iglesyang itinayo ni Kristo sa Matthew 16:18. So mauna itong one, itong church na gitukod sa Matthew 16:18. So mauna itong one, itong church na gitukod sa Matthew 16:18. Ang sagot dyan, it's either yes or no. Pero pakinggan nyo kung paano sumagot ang kanilang pastor. Okay. Ang word nga tukod build, dili na siya gitawag og literalistic. Kung literal gani, meaning simento kabilya. Dili na. Oo. Basahan ta ka. O usak ka referensya. About sa word to build. Sa context sa Matthew 16:18. Ayan. Nakita ninyo? Ang liwanag ng aking tanong. Yang iglesia ba na apostolic church dyan, yan ba'y tinatag sa Matthew 16:18? So mauna itong church na gitukod sa Matthew 16:18, bigla siyang napunta kung ano ibig sabihin ng build. Okay, ang word nga tukod build, dili na siya gitawag og literalistic. E kung literal gani, meaning simento kabilya. Dyan nyo makikita na yung pastor na yan, nagpapakunwaring may alam, pero ang totoo walang alam. O di kaya may alam, binabaluktot lang. Tandaan ninyo ha, napakaliwanag ng aking tanong. Ano ba ang yung apostolic church dyan? Yan ba yung iglesia tinayo ng Panginoon? Sa Matthew 16:18, pero hindi siya sumagot. Okay. Ang Greek word is oikodomio. Dili literal. Ayan, nakita ninyo, hindi ko naman tinatanong kung ano ang ibig sabihin ng oikodomio. Ba't siya napunta sa oikodomio? Ano ibig sabihin ng oikodomio? Hindi ko naman tinatanong kung ano ang meaning ng oikodomio. Ang tanong ko sa kanya, yung apostolic church na nandyan, yan ba yung iglesyang tinayo ng Panginoon? Napunta siya sa oikodomio. Ilan nyo? Hindi pala marunong sumagot yung pastor nyo. Ba't yan pa ang napiliin yung tagasagot sa pangutan na pastor? At ito pa, natapos yung kanyang paliwanag, hindi sinagot yung aking tanong, kaya ako ulit na naman. At tingnan kung sinagot ba niya ng tama ang aking tanong. So meaning figuratively, nanuman, wa siya mag-refer sa simento kabilya, kundi nag-refer sa tao. So church mean mga tao. Next question. Sumuol ba na ang iglesia ng isgotan sa Matthew 16:18 o dili? Okay. Ang word nga founder, dili mao. Kay di mabasa ang word nga founder diri sa Matthew 16:18. Ayan. So tinanong ko siya, inulit ko ang tanong, yung apostolic church ba na yan? Yan ba yung iglesyang tinatag ng Panginoon, itinayo ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 16:18? Ang sabi niya, hindi daw yan kasi wala siyang nabasang term founder sa Matthew 16:18. Tumul ba na ang iglesyang nag-isgutan sa Matthew 16:18 o dili? Okay. Ang word nga founder, dili mao. Kay di mabasa ang word nga founder,
Teresa Mateo 16-18. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo ang kabuluktutan ng pastor ninyong yan. Ito. Ito yung kanyang yung aklat, Seventh-day Adventist Elders Handbook. Inyo to, ha? Inyo ito. Ano nakalagay dito? Sa, ito, sa page 14. Yan. The church was founded by Christ. Liwanag, ha? The church was founded by Christ. Jesus was speaking of himself when he said, "On this rock I will build my church." Matthew 16:18. These few words say at least three very significant things about Christ and the church. He built it. He built it on himself, and it is his church. Napakaliwanag, oh. The church was founded by Christ, Matthew 16:18. Bakit hindi ito alam ni Chris Bacalares? Oh, mga Sabadista, kampihan nyo na naman. Hindi ba? Napakahilig nyo kasing kampihan niyang bastor ninyong hindi ko alam kung talaga meron bang alam o nang babaluktot lang. Tingnan ninyo, sarili ninyong aklat, binabaluktot. Tuloy natin ang video. It might be lahi ang imong kahulugan. Kaya inyong kahulugan niya na magtutukod man, di ko mo agree. Ano man, ang word na magtutukod, ang in-English build. Ha? Matawa sa inyong mga Biblia. Thou art Peter, upon this rock I will build my church. Na sa inyong Biblia, Catholic version. O niya, sa Bisaya, sa inyong Biblia, pagatukuron ko ang Inglesia. So ang word na pagatukuron, dili founded, dili built. Ayun, nakita ninyo, yung ano daw, yung Matthew 16:18 is build. So hindi daw yung founder. Hindi daw yung founder si Jesus doon. Eh paano papaliwanag itong sinasabi sa inyong libro mismo? Seventh-day Adventist Elders Handbook, the church was founded by Christ. At ang pinagbatayan, Matthew 16:18. Ha, maganda to. Itanong ko to kay Bacalares ngayong darating na Martes. Ha, maganda to. Itanong ko to kay Bacalares ngayong darating na Martes. Hindi ko siguro alam kung saang Martes, pero so try ko tawagan si Bacalares ngayong darating na Martes. No. Kita ninyo? Baluktot talaga, baluktot talaga. Tuloy ang video. Next question. So, unsa man ang giingon dire sa inyong libro nga the divine mandate of its founder? Unsa man ang meaning ng its diha? Yan, napakaliwanag ng tanong ko na naman ulit. Tanong ko sa kanya. Ano yung ibig sabihin ng its doon sa to the divine mandate of its founder, Jesus Christ? Yung its diyan. Tagapagtatag nito. Anong tinutukoy nung nito diyan? Nito. Its sa bandang huli. To the divine mandate of its founder, Jesus Christ, sa banal na kautusan ng kanilang tagapagtatag nito. Ano ang meaning ng nito dyan sa ayon sa context ng naturang paragraph? Pakinggan din ko paano sagutin yan ni Bacalares. Okay. Any word na its founder? Oh, sa meaning ng its? Establish. Ang word na establish, dili na sama sa imong ginahuna nga gitawag nato og build, kay ang build dili na siya founder. Kung gusto ka, ulang tao ka, kung unsa sakto ba ang akong giingon, mukuha ta og dictionary. Diba, unsay meaning anang its founder? Unsay gipasabot anang its diha? Yan, nakita nyo kung paano umiwas ang pastor na yan? Ano ang ibig sabihin ng sinasabi doong its? Its founder. Sino yon? Yung by Apostolic Church o hindi? Kasi may tinutukoy doong its eh. The divine mandate of its founder. So may founder itong sinasabing its. Ano to? Kasi sa context ng kanyang binabasa, it is referring to the Apostolic Church. Pakinggan natin kung sinagot ba yan ng tama ni Bacalares. Muna ko pangutan na. Kung sa'yo miningan ng its, di haba? Kung sa'yo miningan ng its? Yung siya din yung founder. Ako na. Founder counts. Ayan. Nakita nyo kung gaano kabulok yung pastor nyo?
ang liwanag ng aking tanong. Anong tinutukoy nung it's doon? Hindi ko tinatanong naman yung founder, ba't ka nalipat doon? Hindi talaga marunong sumagot. Yan ba ang programang pangutana, Pastor Bulok, inilagay niyong pastor dyan? Tingnan ninyo kung sinagot ba talaga ng tama nitong si Chris Bacalares. Siya nga nakakaplag. Likoy man, ayaw mo pangutana. Or established. Meaning so meaning to say, pag ingon nga, thou art Peter, upon this rock, I will build my church, meaning Jesus Christ established the church. Dili na nang gitawag na ito nga diunahunan niyo nga word nga tukod. Ang word nga tukod, ang in English build, sumala sa Biblia. Walay translation sa Biblia na ang word founder magtutukod. Walay translation sa Biblia. Surrender ko kung makabasa ka. Maasa teksto, versikulo, kapitulo, nga nag-ingon, nga ang word founder ang Bisaya magtutukod. Kay mo kompleto na sa Mateo 16:18, mabayaw thou art Peter upon this rock I will build my church, ang Bisaya magtutukod. Dili kay founder ang in English. Next question. Nakita nyo? Hindi pa rin sinagot. Hindi talaga marunong sumagot ang pastor nyo. Anong tanong ko sa kanya, anong ibig sabihin, anong tinutukoy nung it's doon sa the divine mandate of its founder, Jesus Christ? Anong ibig sabihin ng it's doon? Ang dami niyang dinaldal, hindi sinagot ang tanong. Tapos sabi niya, next question. Nasabi ko sa kanya, uulitin ko na naman ang aking tanong. Sabi naman niya, uulitin ko rin ang aking sagot. Napakabulok talaga ni Bacalares, ano? Kaya ko nga inuulit ang tanong kasi hindi sinasagot. Tapos uulitin mo na naman ang sagot mong baluktot. Hindi talaga marunong sumagot ang pastor na yan. Talaga bang pastor yan? Ilang buwan ba yung nag-aral para maging pastor? Ha? Ilang buwan ba yan? 6 na buwan? Ano ba naman yan? Ang liwan, ano yung ibig sabihin ng H doon sa linyang yon? Napunta sa kung ano-ano paliwag. Tapos sabihin niya, next question. Talaga marunong. Oh, masama bang sabihin kong bulok na pastor yan? Hindi masama. Bakit? Totoo naman. Nakikita naman talaga eh. O tuloy, tingnan nyo. Ano nangyari? Akong pangutana, balikon na ako ha. Unsay kahulugan, unsay kahulugan aning its dinhi, ITS ba, ITS? Unsay meaning aning its, asa ni nagpuntiri? Unsay gipoint aning polong dire its? Unsay gipoint na diliba mo ang Apostolic Church o lahi nga gipoint niya? Unsay gipoint aning its? Sana pa, pagbalik ha, aron maklaro sa audience. Balikon na ako ha, balikon na ako. The New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart. It differs. Kaning word nga its, meaning to say, gasaysay siya sa New Testament Church o sa Old Testament Church. Ayan, tingnan nyo kung ano na naman klaseng kabaluktutan ng ginawa ni Bacalares dyan. Ang tinatanong ko sa kanya, anong ibig sabihin dong its doon sa to the divine mandate of its founder, Jesus Christ, yung its doon? Next question. So, unsa man ning giingon dire sa inyong libro nga to the divine mandate of its founder? Unsa man ang meaning ng its diha? Ayan ha, napakaliwanag ng aking tanong, ano ang meaning ng its doon sa to the divine mandate of its founder, Jesus Christ? Ang kanya pinaliwanag yung its na nasa unang paragraph. Tingnan ninyo ha. Tingnan ninyo, napakaliwanag ng aking tanong, sadya talagang inilalayo ni Bacalares. Unsay kahulugan aning its dinhi, ITS ba, ITS? Unsay meaning aning its, asa ni nagpuntiri? Unsay gipoint aning polong dire its? Unsay gipoint na diliba mo ang Apostolic Church o lahi nga gipoint niya? Unsay gipoint aning its? Sana pa, pagbalik ha, aron maklaro sa audience. Balik ko na ako ha, balik ko na ako. The New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart. It differs. Kaning word nga its, meaning to say, gasaysay siya sa New Testament Church o sa Old Testament Church. Ang ginawa niya, lumipat doon sa the New Testament Church differs it significantly to its Old Testament counterpart. Ang layo naman ng tinalon. Ang layo ng tinalon. Tingnan ninyo ha, napakaliwanag ng tanong eh. Di naman yun, di naman ano yun ah. Di naman malabo yung tanong ah.
Yan ang problema. Kasi ang operator ng pangutana, Pastor, pinapatayan tayo ng audio, kaya hindi marinig ng mabuti ni Bacalaris. O di kaya, hindi nang pinapatay yung audio, si Bacalaris naman ang bingi. Ang liwanag eh. Ano ang ibig sabihin nung it's doon sa The Divine Mandate of its founder, Jesus Christ, yung it's doon? Ito ba tumutukoy sa Apostolic Church o ibang tinutukoy nito? Ayun ang tanong ko eh. Eto. Next question. So, unsa man ang giingon dire sa inyong libro nga The Divine Mandate of its founder? Unsa man ang meaning ng its diha? Narinig nyo? Yun ang tanong ko eh. Ano ibig sabihin yung it's doon? Ito ba tumutukoy sa Apostolic Church o tumutukoy sa iba? Ang binasa niya, yung unang paragraph. Ay naku, bulok talaga. Bulok talaga yung pastor na yan. Talaga bang pastor yan? Napakabulok naman. Hindi masama talaga. Magsabi ako ng totoo. Hindi masama yon. Totoo naman talaga. Nakikita naman talaga eh. Oh, tuloy ang video. So ang word nga it's, adunay konteksto na diin nag-isgot sa New Testament Church of Old Testament Church. Next question. Ayan, nakita nyo? Nag-next question siya. Nag-next question, hindi sinasagot yung aking tanong doon sa The Divine Mandate of its founder, Jesus Christ. Next question. So, unsa man ang giingon dire sa inyong libro nga The Divine Mandate of its founder? Unsa man ang meaning ng its diha? Tingnan nyo ha? So, sa madaling salita, yung mga pinagsasabi ng SDA na ako daw yung kinawawa, hindi. Hindi nyo lang makita kasi fanatic kayo kay Bacalaris. Pero kung talagang pakikinggan ang dialogo naming dalawa, makikita nyong bulok yung pastor nyo. Ay, hindi masama sabihin ko yung totoo. Kasi iba ang tanong ko, ang layo ng sinasagot. O, tanyo? Yan. Ang tanong ko about science, ang sinasagot sa akin about mathematics. Yan ang problema kay Bacalaris. Tapos pinalito nila, si Jando kinawawa. Hindi kinawawa. Hindi sumasagot ng tama ang pastor nyo. Hindi nyo lang ganong marinig kasi ang boses ko nasa telepono. Oh, yan ang problema. Pinapatayan pa ako ng audio. Hindi nyo lang talagang malinaw. Ang naririn nyo ng malinaw, si Bacalaris. Pinapatayan pa ako ng audio. Napakadaya ng programa. Napakarumi ng programang yan. Napakadumi ng programang yan. Nandadaya na. Tapos, binabaluktot pa. Ang liwanag ng tanong, iniiba. Tapos, sasabihin niya, next question. Pinalilito niya, sinasagot niya ang tanong. Walang tanong sinasagot yung pastor nyo. Oh, baka may sabadista dyan na gustong maghamon sa akin, papasok. Papapasukin ko kayo. Mag-comment lang kayo sa comment section ko at papapasukin ko kayo. Sige, invited kayo rito. Ilalagay ko dyan sa link natin ang link para kayo makapasok. Sige, papapasukin ko kayo ngayong gabi. Pabibigyan ko kayo. Ipagtanggol na yung pastor nyo na walang ibang ginawa kundi ang lumiko para ang tanong ay hindi masagot. Okay, babalik ko na sa ating team para sa ating tanungan portion. Okay, kanina pa ako nanonood doon sa comment section. Walang isang sabadistang may tapang ang loob na mag... Diyan ka, papasukin mo ko. Wala. Takot na takot. Si Gilier pa kanya. Sabi ni Gilier pa kanya. Sus, kaluod ni Moy. Straight to the point. Kaluod ni Moy, di ba tita public harap-harap do? Diya sa Osamis Ihil, suklanta ka basta ang topic RCC. Founded by Satan. Sige. Gilier pa kanya. Pakita ka sa akin ng harapan at ilabas mo ang mga ebidensya mo. Mababasa talaga ha? That the Roman Catholic Church was founded by Satan. Pag hindi yan mabasa, kawawa ka pag ako kaharap mo. Mapapahiya ka lang sa publiko. Sige, ilabas mo yan. At ipapakita ko na ang sabadista napakahilig talaga mag-imahinasyon. Oh. Ipapakita ko sa lahat ng mga sabadista na nag-halusinate. Straight to the point. Sige, Gilier pa kanya.
Ako hinahamon mo, hihintayin ko. Makipagkita ka sa akin ng harapan. Straight to the point! Yan ang gusto ko, yung talagang naghahamon. Sige, pakanya. Hintayin ko. Sabi ni ano ni Rob River Cabardo Arado, mahirap kasi pag ang stan mo ay wala sa katotohanan. Yan ang nangyari sa kay Bacalaris. Medyo napapahiyak niyang argumento. Napakalino niyan na mali-mali ang mga sagot ni Bacalaris. Kinawawa daw si Jando. Saan dyan? Kinawawa si Jando. Supalpal nga si Bacalaris. Malino yon. Sa kanyang programa, mukhang ako yung sinupalpal kasi hindi malino yung boses ko eh. Ha? Sa kanyang programa, ako yung tila nasupalpal kasi hindi na malino yung boses ko, pinuputol pa para ipaibabaw ang boses ni Bacalaris. Kaya ang sabi ko sa kanya, mag-open ka ng messenger kasi yung messenger pag nilagyan mo ng audio connector yung saksakanan mo ng headset, i-connect mo sa mixer, napakalinaw ng kuha pag messenger. Pag through cellphone, talagang hindi malinaw yan. Kahit saan mo ilagay, hindi malinaw ang call sa cellphone. Pero kung iba yung messenger mo yan, malakas ang internet, napakalinaw ng boses, ayaw niya. Sabi niya, ang ginagamit namin dito, B-Mix. B-Mix. Eh bakit? Halimbawa, eto. Sample na lang natin ano. Eto, halimbawa, cellphone mo. Saan mo nilalagay yung audio para marinig kami sa live? Dito ba sa headset mo? Dito ba mo ba sinasaksak? Kung dyan mo isaksak, dyan mo lang siya isaksak. E open mo ang messenger mo. Makapasok kami yung audio namin, papasok doon sa linya mo, papunta sa mixer. Ayaw lang niya ng messenger kasi magiging malinaw ang ating boses. Takbo talaga si Bacalaris. Tinan mo, sa aming dalawa ni Bacalaris, sino ba talaga matapang? Siya, tatlong beses ko nang pinasok, tatlong beses ko nang binugbog. Straight to the point! Siya rito, nakapasok ba ni Anino? Hindi ko nakita. Straight to the point! Sobrang takot ni Bacalaris. Yan mga sabadista, huwag kayong magyabang. Yan pastor nyo, takot.